Okay, papatuloy po tayo. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Okay, atin pong pag-aaralan kung ano ba talaga ang sinasabi ni Dr. Si Rizal tungkol sa ating bansa. Ano po? Kasi yan ang mahirap sa atin, no? Marami sa atin, hindi na natin kilala kung ano at sino tayo dito sa ating bansa. Okay. Okay. So, play po natin, ano? Mag-play po tayo habang pinanonood natin kung paano natin sarisay, no? Ano to ang kasaysayan ng ating bansa? At ano ang ibig sabihin ng mga huling salita, no? Ng buhay na mula sa bibig, no? O sa huling hininga ng ating pambansang bayani na si Dr. Si Rizal. Ano po? Alam po natin yan kung totoo ang sinasabi nito mga hinchik na ito na sila yung founding father ng bansang Pilipinas. Ano? So, dadrawing po natin ngayon kung ano ba talaga ang gusto ni Dr. Si Rizal at hinihiling, ano, ni Dr. Si Rizal na makita natin. Ano? So, mapansin natin na okay, lagyan natin mamaya ng paragraphs number, no? Okay. So, drawing muna tayo habang tayo ay nanonood, ano? So, okay. Napakahalaga po ito mga idinodrawing natin ito, no? So, mapansin natin dito na lagyan natin ng ano po, no? Paragraph number, no? Okay, paragraph 1. Laki. Paragraph 2. Okay, oops. Oops. Okay. Dali. So, okay, magsimula ulit tayo, no? So, okay, laki yata ng font. So, liitan po natin, ano? Okay, paragraph 1. Malaki pa rin, pero okay na rin yan. Paragraph 2. Paragraph 3. Paragraph 4. Paragraph 5. Okay. Move lang natin. Paragraph 6. Paragraph 7. Paragraph 8. Paragraph 9. Paragraph 10. 11, 12, 13, 14. So, paragraph 14, ano? Para mas maganda kung ito drawing natin ay ibang kulay. Okay, lagyan natin ng kulay. Undo. Dali, ha? Okay, palitan natin ng kulay. Okay. Lagyan natin ng kulay na iba para magandang pagmasdan. Unique. Okay. Liitan natin. Okay. Paragraph 1. Laki pa rin. Paragraph 2. 3. Paragraph 4. Paragraph 5. Paragraph 6. Paragraph 7. Paragraph 8. Paragraph 9. Paragraph 10, paragraph 11, 12, 13, and 14. Ano? So, ngayon ay sasabihin natin na mali ano, ang isinusulat ng mga inchik sa kaisipan ng ating mga bata, no? At ng mga batang Chinese na nasa mainland China at nandito sa Pilipinas. Ano? At yan ay malaking pandaraya. So, papalam lang natin, ano? Papaalala natin, no? Kaya tayo nagsusulat ng ganito, oh, eh, para mapagsabihan sila na hindi tama, ano? Yung kanilang nasa isip, no?
tatawagin nila na ang Pilipinas natin, ang bansang Pilipinas ay bayan ano ng Fujian ancestors. So yan po ay walang katotohanan na yan ay sinabi ni Dr. Jose Rizal. So yan po mga mahalagang sinabi ni Dr. Jose Rizal tungkol sa ating tahanan lahi. Yan po ang ating iniha-highlights ngayon, ano? Para makita natin kung sino ba tayo sa bansang ito at ano ba talaga ang bansa natin, ano? Okay? Yung baybayan, yung baybansa ng ancestors ng Fujian China. So malalaman natin, ano? Okay? So i-move lang natin 'to para magandang tingnan, ano? Okay. Tama natin. Okay. Para naka-align siya. Okay. So okay. Yan po yung mga paragraphs, ano? Paragraphs numbering para matandaan natin kung saan tayo pupunta mamaya. Okay. So patutunayan lang po natin na hindi bayan ng Fujian ancestors ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal at hindi din province of Fujian China, ano? So kasi binago na nga po ang kasaysayan natin, ano? Nitong mga magicians o witchcraft historians ng Inchik, no? Na nandito sa Pilipinas na nakitira lamang dito, ay nung makitira na namihasa na. Ano? Gusto nila na sila ang susundin, ano, sa kasaysayang hindi naman nangyari. Pagsisinungaling ng malaki, ano. Okay? Okay. Yan. So, Inay Bansa, okay. Inay hindi province, ano. So, yan ang totoong sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Hindi bayan, ano? Hindi. Okay, eh sorry. Okay. Okay. Tama ba? So, okay. Suring natin ipaliwanag, ano, anong connections ng mga sinasabi ni Dr. Jose Rizal doon sa sinasabi nito mga hambog na Inchik na ito, ano. So okay, may nakalimutan pa tayo. Okay. So yan. So ngayon, paano natin makikilala na yan yung gusto ni Dr. Jose Rizal na makilala natin, no? At hindi yung makilala lang in chick, no? So okay. Lagyan natin ng magandang okay, sali. Kulay, ano. So papaliwanag lang natin. Lagyan natin konting bulyum.
Okay. So Baba. Gawin natin ito na. Your Excellency, the ceremony is over. Okay, kulayan natin ah. Sorry. Okay. Paliwanag po natin ng mabuti kung ano ba talaga ang bansa natin. Ano? Okay. So, ayun. Ayun. Sorry. So, dito po natin pakikilala, no? Ano ba talaga yung sinasabi ng ating pambansang bayani? Yan ba yung sinasabi para sa Inchik? No? Okay. Napakahalaga po. Kaya nalagyan natin ng color, no? Kasi napakahalaga maintindihan natin kung sino ba ang Pilipino. Saan ba nagmula talaga, no? So, ngayon, ano naman itong sinasabi ni Xi Jinping, ano? So, i-advance po natin at pakinggan po natin yung witchery, no? Yung pagbubulaan nila, no? Okay, and then yung si, ano? Ambassador, no? Yung una-unang kamay. No, yan ay punong-puno ng mga pagkukunwari, ano? Sinusulat lamang nila, ano? Yung mga Pujian Chinese po yan, pati si Duterte Pujian Chinese din yan. At native of Xiamen. Si Jinping naman ay former governor of Pujian province sa Xiamen, no? So ang gusto nilang isulat sa ating kaisipan at sa kasaysayan na ang Pilipinas ay bayan lamang, ano? Ng province of Fujian ancestors or state lamang ng province of China kasi sabi nga nila na si Xi Rizal ay may ancestors na mga Inchik sa Fujian province. At yan po ang ating pasisinungalingan. Ano? Walang katotohanan ang lahat ng sinasabi nila. Okay? So, advance na po natin. No? Okay, dumako na tayo dito. No? Yung pagpasok nila sa Malacañang, ano? Malachinang Palace, okay? So, mayroon silang 29 agreements, ano? Na sa pagbabago ng kasaysayan ng Pilipinas, kultura, yung mga sinasabi nating edukasyon, tungkol sa bilateral agreement dyan sa
West Philippine Sea, ano, at sa kasaysayan ng ating bansa, ano. So yan po ay malaking kalukuhan na ginawa nitong left leaning, ano. Kung mapansin mo, nasa kaliwa siya lagi si Duterte. Kasi sabi nga niya, ang orientation nila ay siya ay nasa left. Kumbaga ay siya yung nasa bayan, siya yung nasa bayan ng Pilipinas, at ito namang isa, so i-drawing natin mabuti, ha. So iba kasi ang paliwanag, ang paniniwala niya, no. Naniniwala lamang siya ay sa pamimiki ng China, no. So kung nakita nyo, ito ay nasa left, no. Okay, nasa left. So ganyan po ang arrangement nila, no. So ang Pilipinas, no, ito yung China, ito yung Pilipinas. So yan po ang nangyayari. Ito po yung China, siya po ang hari ng mga leftist. Ito naman yung leftist, tinatawag niya siya ay bayan or state. Siya po si Duterte na representative ng state of province of Fujian under the management of China. No, China po talaga nagmamanage isang state. So ganyan ang pinalalabas niya. Siya ay aso-aso lamang or puppet ng China. Kasi ibig niya sabihin, yung ancestors niya ay Fujian Chinese, ang ancestors nito ay Fujian Chinese. So ang Pilipinas ay bayan, no? Ang tatay ng bayan ay province of Fujian under China. Under the nation of China. So yan ang gusto niyang palabasin. Kasi binabago nga po nila ang kasaysayan ng bansang Pilipinas, ano? So ngayon pakinggan po natin kung totoo talaga na yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, state ang pagpapakilala ni Jose Rizal sa kanyang sinilangang bansa, ano? So yan po ay ating patutunayan, kukumpara natin, no, sa nakasulat, no, sa Last Farewell, at dito sa ginagawa nitong dalawang ito na nagsusulat ng kasaysayan para sa ancestors nila. Okay, so piplay po natin yan, ano? Piplay po natin siya. Okay. So nagpipirma po sila, ano, ng mga kasunduan, ano? So yan po ay isang mitolohiya, ano, na dapat hindi natin paniwalaan, ano? Okay, nataas na po silang magsulat, ano, ng mga bilateral agreement nila. So ganyan po mang loko itong mga Fujian Chinese sa atin, ano. So ngayon pakinggan natin kung ano sasabihin nila at ano ang isusulat nila sa history ng ating bansa, no. So sa mga Inchik, wala silang boundary, ano. Kahit dugo ng Pilipino, gusto nilang maskarahan at patungan, ano, na sila yun. Galing ang Pilipino sa Fujian, China. Yan ang ibig sabihin nila. Okay? At yan po ay babaliin natin, ano, yung sinasabi ng pares ng hang na yan ng mga Inchik, ano. Kapwa Fujian Chinese yung mga bubong yan, no. Napunta sila dito para magnakaw ng kasaysayan at tanggalin ng ating pagkatao at ang origin of our Filipino civilization. No? Ngayon, babaliin po natin yan, ha, ng sinabi ng ating pambansang bayani. Kasi ang pambansang bayani lamang natin ang makakaalam kung paano, no, tayo niluluko ng mga Inchik. Okay? So, pakinggan po natin ang sasabihin itong si Duterte. Ano? Tandaan niyo po, ha, sa 25 minutes and 47. Okay. Okay, 25:52. On behalf of the Philippine government and the people of the Philippines, okay, I warmly welcome you, President Xi, and your delegation.
For the Philippines, this is more than a reciprocal visit. It is a historic occasion, the very first state visit to be made by Chinese president in 13 years. The very first state visit, ano? Philippines. Ulitin natin po, ah. This is more than a reciprocal visit. It is a historic occasion, the very first state visit to be made by Chinese president in the very first state visit to be made by Chinese president in the very first state visit to be made by Chinese president the very first state visit to be made by Chinese president in 13 years. Today, therefore, is a landmark moment in our shared history. Tinapo ba? Sinabi niya, landmark moment. Ano? Nagtayo sila ng semento. No? Na ang sementong yun, eh, pinakikilala nila na nakaposted sa Pilipinas na kumbaga ay palatandaanan, ano, na ang Pilipinas ay isinesimento ng isang Fujian Chinese sa kanyang kapwa Fujian Chinese, ano, na state lamang ang Pilipinas, ah, ng province of Fujian China, ano. Yan ang sinasabi niya, the very first visit in 30 years, no, ng isang presidente dito sa state, no, sa Pilipinas daw, state lamang ang Pilipinas at hindi bansa. Dapat the very first country's visit, no, hindi state visit. So yan ang malaking kalukuhan na ginagawa nitong si Duterte. Ulitin po natin, ha. It is a historic occasion, the very first state visit to be made by Chinese president in 13 years. Today, therefore, is a landmark moment in our shared history. We have turned a new page and we are ready to write a new chapter of openness. Okay, tama. Sinusulat nila ang history, ano? Historic moment, ano? Na sinasabi na 'yan. Sinusulat nila sa isip nila, ano? Na hindi naman 'yun yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal na sinusulat sa ating kaisipan. Kaya itong gago na ito, nakabata, makabayan, ano? Sarap sampalin, ano? Ay sinungaling, ano? At dapat talagang isa lang siya, ah, sa international court kasi bulaan siya, sinungaling siya. Hindi state, hindi bayan ng Pilipinas. No? Ngayon, ano ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito, 'di ba? Bansa, minamahal na bansa, hindi ginigiliw na bayan, no? Kaya mali itong si Emilio Aguinaldo. Kaya itong si Duterte, tuta ito ni Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo, pag tiningnan mo ang kanyang background, no? Isa siyang sinasabi ng iba na yung Mason, ano? At member din ito ng Mason si Duterte. So si Dr. Jose Rizal, ginawa rin nilang miyembro ng Mason na founder ng kamataang makabayan ng Fujian Province of China. So yung mga Mason na 'yan ay hindi galing sa Amerika o kung saan galing sa Fujian Chinese, yung version naman nila, no? Na walang kinalaman si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, hindi bayan or state ang paniniwala niya na estado lamang ito ng China, Pilipinas. Dito, mapapansin nyo na sinabi ni Dr. Jose Rizal na bansa ang Pilipinas. No? Ilang beses? Sa line 1, paragraph 1, isa. Line 5, paragraph 2. Line 5 of paragraph 8. Line 5 of paragraph 10 and line 5 of paragraph 13. No? Limang beses na plain language na sinabi niya na bansa ang minamahal nila niya at iniidolo, ha, na pinagmulan niya. So, bakit sinasabi natin na ang Pilipinas ay ang tanging pinagmulan lamang ni Dr. Jose Rizal? Sapagkat sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang bansa niya ay inihalintulad niya sa Eden. Ang ibig sabihin ng salitang Eden, bansa ng Diyos, hindi bansa ng Inchik.
no? Bansa na nilalang ng Diyos, sovereign country of God. Bakit sinabi sovereign country of God? Kasi nakalagay sa line 5 of paragraph 13 na ang naghahari sa bansa natin ay hindi in check o Fujian ancestors, kundi ang Diyos mismo. At sinasabi niya na, o aking bansa, manalangin ka ay sa Diyos. Bakit? Eh kasi ang naghahari ay Diyos eh, hindi naman in check, hindi ba? O, ngayon, bakit nga sinabing Eden? Ang ibig sabihin ng salitang Eden ay origin, no? Of life or origin of our ancestors. Ang ibig sabihin ng Eden, hindi dumating dito ang ating ancestors. Our ancestors came from the Adam's generations or the lineage of Adam. In honor ni Dr. C. Rizal, na tayo nilalang ng Diyos mula sa katawang laman ni Adan o sa dugo ni Adan, hindi sa dugo ng inchik, no? At inu-honor niya na ang Pilipino, no, ay hindi mula sa inchik, hindi mula sa unggoy, hindi mula sa kung saan dyan, kay Darwin Churi, ano? Walang ganun, no? At sinasabi niya, sa Diyos tayo nagmula. At siya naman talagang nakasahad, ano? At ang salitang Eden, hinango niya yan doon sa Hebrew scripture, hindi sa Chinese literature. Kaya itong sinungaling, itong kabataang makabayan na ito, ano? Tuta ni, sino ito? Juma Season, na isang terorista, no? Fujian Chinese din yan. So mga mamamatay tao ang mga Fujian Chinese, bakit mamamatay ito? Ipinapatay nila ang kasaysayan natin eh. Ang gusto nila, yung Eden, galing sa China, galing dun sa ancestors nila, incheck din ang may gawa. Ah, di ba? Yung Diyos natin, incheck din ang gumawa. Kasi sabi ni Xi Jinping, ang founding father ng Pilipinas ay incheck. Ah, di ba? So maliwanag na niluloko tayo ng China, di ba? So, ano ba yung last farewell? Ano? Pag pinag-aralan mo, last farewell, yan po ay panalangin, ano? Panalangin, ha? Para sa final redemption, ano? Basa natin diyan, no? Iguhitan natin, ano? Hindi basta-basta ang ating last farewell na binabasa, ano? Ito ay final redemption, ano? Pray of final redemption, pray to God for final redemption of our country, no? Hindi sinasabing yan ay manalangin tayo sa lahi ng incheck, ano? Tumawag tayo sa China. Ah, di ba? Ganyan lagi ang sinasabi ni Duterte, tumawag tayo sa China. Wala naman sinasabing ganyan, hindi ba? So, yan ay pray of final redemption, no? Hindi yan Chinese poem. Walang Chinese poem na sinasabi diyan. Okay? So, pagbigyan natin ang last farewell ni Dr. Rosie Rizal, ay huling paalam niya, hear my last goodbye. Ipinaririnig lamang niya, ha, yung kanyang huling paalam, no? Kanino? Sa Fujian ancestors ba? Di ba, hindi naman. Sa bansa daw niya pinaririnig ang kanyang last goodbye. Doon sa iniidolo niyang bansa. Ayan, sinasabi naman ito eh. Lahi bang inidulo niya? Hindi naman, di ba? Bansang Pilipinas, minamahal na Pilipinas, hindi bayang Pilipinas. Napakaliwanag, di po ba? At yung bansang Pilipinas, itinuring niya na bahay. Ano? Bahay na yun, no? Bahay ng Diyos, kasi Diyos nga nag-ahari. Di ba? So, ang gusto ng mga encik, yung bahay na yan, kukunin niya, kasi ilagyan niya ng lulo si... ng lulo si Rizal sa China. At ang gusto niya, lahat ng nandito mga Pilipino magta-tax o magre-renta sa bahay ng incheck. Meron ba sinabi na bahay ito ng incheck? Di ba? Wala naman, di ba? Ang sabi, bahay ito ng Diyos, ang pangalan ng bahay ng Diyos, ha, ay Pilipinas na kanyang minumutya. O. Ngayon, isa pa. Di ba? Pag binasa nyo dito, ano, yun sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Ha? Pag-aralan nating mabuti ang sinasabi niya. Ha? Sabi niya, sa iyo lamang aking isinusuko ang buhay ko. O, di ba? Hindi niya isinuko sa lahi ng incheck, sa bansa ng Diyos. O, di ba? Sabi niya, ang buhay kong ito, no,
ay ibinibigay ko lamang sa iyo at para sa iyo lamang. Wala sinasabi si Osirisal na yung bansa niya isinuko niya sa sarili niyang dugo o sa lahi ng inchik, ano? Kasi wala naman dinidiscuss diyan na lahi ng inchik. Pag napansin niyo dito sa paragraph 14, ano? Sa line 4, no? Nagpaalam siya na hindi si Dr. Osirisal yung dayuhan, ha? Sa gitna ng kanyang countrymen. Ibig sabihin, foreigner, no? Walang ibang tao na iba sa mga Pilipino kundi ang mga foreigner. So ibig sabihin, pag dumating ka sa bahay na ito at hindi ka kilala ng mga nakatira sa bahay na ito na sinasabi ni Dr. Osirisal na bansa natin, ang tawag sa Yusuf ay foreigner. Hindi pwedeng si Osirisal kapwa foreigner na mga Pilipino. Kaya hindi si Dr. Osirisal pwedeng gawing in-check at gawing kaibigan ng Pilipinas. Pwede bang si Osirisal gawing kaibigan ng Pilipinas? Ah, di ba? Ay dito nga ang bansa niya. Kaya malaking kalokohan na sabihin mo na ang Pilipinas state, ha, ng province of Fujian. At hindi pwedeng ganun, no? Walang salitang Eden na ang ibig sabihin ay dumating ang mga ancestors ni Rizal from China. Ang salitang Eden, the origin of the ancestors of the Filipino. Ano? From the Adam's generations. At hindi galing sa dugo ang mga Pilipino ng Inchik. Kundi sabi dito, ang pinakang ancestors natin nagmula sa hininga ng Diyos. Ang kanilang katawan ay mula sa dust of the ground. Galing doon sa lupa, ano, alikabok ng lupa ng Pilipinas. Kaya pag pinag-aralan natin, ano, eh saan ba babalik, no? Ang katawang laman ni Dr. Osirisal. Ay di ba sabi niya eh sa lupa rin. Andiyan 'no, di ba? Kasi dito rin nga dito rin kinuha, no? Ang laman ni Dr. Osirisal, hindi yan galing sa Inchik, no? Ang salitang Eden, no? God created man, no, from the dust of the ground and breath into his nostril the breath of life. Hindi nila lang ang tao na mula sa hininga ng inchik o dugo ng inchik, no, kinuha ang kanilang alikabok, pinormahan, ha, na anyong tao, and then hiningahan ng buhay. So yung hininga ng buhay, yun ang nagbigay ng kapangyarihan para makapagsalita at magkaroon ng karunungan ang katawan ng tao. At ang katawan ng tao hindi galing sa inchik, no? Nilalang ng Diyos na ayon sa larawan at anyo mismo ng Diyos. Okay? So para mapatunayan po natin 'yan, basahin po natin kung saan ni Dr. Sirsel kinuha yung salitang Eden. So hanapin po natin saan ba talaga kinuha ni Dr. Sirsel yung salitang Eden, ano? So buksan po natin yung Bible, ano? Hanapin po natin yung Genesis chapter 2 verse 7 and 8, no? So kasi sinasabi natin na hindi galing sa Chinese literature yung last farewell ni Dr. Osirisal. Hango yan din sa Biblia o sa Hebrew scripture, ano? So tingnan po natin, ha? So ito na po yun, ano? 7 and 8. Ito na yan, ha? The Lord God. Okay, basahin natin sa King James Version, ano? Okay. And the Lord God formed man. So hindi nila lang ay inchik, no? Man, tao, of the dust of the ground, and breath into his nostrils the breath of life, and man become a living soul. Okay? And the Lord God planted a garden eastward in Eden, ano? Naglagay siya ng hardin, no, sa silangan ng Eden, no? And there he put the man whom he had formed. So ibig sabihin, no, and out of the ground made the Lord to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life also is in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil, ano? So yun po ang Eden, ano, Diyos ang lumalang. At ang inilagay doon sa eastward of Eden or sa Eden, no, ay ang
unang tao, hindi unang inchik. At yung unang tao, hindi galing sa dugo, galing sa ground of the Eden. Okay? So, yun ang ibig sabihin. So, inilagay yun sa unahan, ano, sa eastern hemisphere, no? Sa east, no? Of the center of the paradise. Kasi ang pinag-usapan dyan ay region of the sun or quadrant of the earth, no? So, east of Eden, in the Garden of Eden, east of Eden, eastern of Eden, eastern hemisphere of Eden, nilagay doon yung tao. Diba? So, yun ang sinasabi dito ni Dr. Osiris. Lahat tao, hindi galing sa dugo, galing sa hininga ng buhay ng Diyos, no? Inanyuan siya mula sa likabok ng Eden, no? Yun ang sinasabi. Kaya hindi sinasabi, kaya tinatawag ni Sir Rizal na ang Pilipinas sa Eden, ang Eden ay hindi ginawa ng inchik. Diyos ang gumawa. Kasi wala namang salitang Eden na hindi galing sa Hebrew Scripture o sa Word of God. So, wala kang matatagpuan yan doon sa Chinese literature. Yun ang ibig sabihin natin. At yung sinasabi nga natin na ano ba yung unang tao na ginawa sa Eden? Ha? Kawangis ba ng inchik? So, basahin natin. No? Kasi yan, nakasummarize yan sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Ano? O, diba? So, ano yung pagkasabi dyan? Huh? Okay. So, God created man in His own image. In the image of God, created him, male and female, created he them. So, si Adan at si Eva, nila lang nakawangis ng Diyos. Ayon sa anyo ng Diyos. Hindi ayon sa inchik. Kaya mali na naman itong mga inchik sa literatura. No? Pilit nilang binabago ang kasaysayan, kahit kasaysayan ng Holy Scripture. So, mali po yan. Ano? Dapat kayo ay mag-aral mabuti kung para hindi ninyo naluloko yung mga kabataan Pilipino, maging inchik man diyan, ano? Kasi yan ang dahilan bakit nagagalit ang mga inchik dito, bakit sinasampal yung mga pulis, tinatapunan ang mga sundalo natin, eh binabaril, pinapatay ng mga Fujian Chinese. Kasi ang founder ng CPPNP, NDF, ay Fujian Chinese. Yan sila Benigno Aquino Jr. At saka yan sila Corazon Aquino, si General Yefe, yan si La Duterte. Sila ang founder ng NPA eh. Oh, ngayon yung mga sinasabing kabataan makabayan. Ano? Kasama yan si Jose Maria Sison. Eh, paano natin nasabi? Eh, yan ang sinasabi ni, ano, eh, ni Aquino eh. At pinatutunayan naman nila na sila yung leftist. Ano? So, iisa lang sila. Ano? Pag sinabing leftist or socialist, they came from Fujian province of China. At gumawa sila ng Chorya na si Jose Rizal, ang pinakikipaglaban niya ay dugo ng inchik. Yung dugo ng ancestors ng Fujian province of China. Saka nakakita na dugo ang pinaglalaban ni Dr. Jose Rizal. Ano ba? Ang sinasabi niya na dapat ipaglaban o hinihingi niya sa Kastila ay ang tahanan ng Diyos, ang tahanan ng kanyang countrymen. Ano ba? So, nasaan ba talaga ang Pilipinas? Nasa dugo ba ng lahi ng Fujian? Wala. Ano ba? Ang sinasabi niya, matatagpuan ang Pilipinas sa Sea of the Orient. Pag sinabing Sea of the Orient, no, ipapaliwanag po natin yan. Ano? So, saglit lang po. Ano? Papaliwanag natin yan in details para itong mga kung na ito ay tumigil na ng kanilang mga panggagancho. Ano? So, paliwanag po natin yan. Saglit lang. Okay, tuloy po tayo. Ano? So, ipapaliwanag lang po natin ano ba talaga yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa kanyang huling paalam. At ito po ay ang eksaktong sinabi ni Dr. Jose Rizal. Ano? Hindi po nang luloko si Dr. Jose Rizal katulad ng mga ginagawa nitong Fujian dynasty na ito na gusto nilang pikiin, no? Yung kasaysayan ng Pilipinas. Kaya nandito sila, no? Okay? So, walang sinasabi si Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay bayan, ano? At ang Pilipinas ay matatagpuan sa dugo ng inchik, ano? So, paliwanag po natin, ano?
yung paragraph 1. So, ito po yung paragraph 1, ano? Paragraph 1, ang sabi niya, farewell, beloved country, treasured region of the sun, pearl of the sea, Orient. So, pinapaliwanag dito ni Dr. C. Rizal na yung bansa niya ay tulad sa perlas na nasa dagat ng malayong silanganan. Ano? At yung bansa niya ay tinatawag niya na paraiso ng Diyos or Eden o bansa na nilalang ng Diyos. Ano? At sinasabi ni Jose Rizal na sa bansa lamang niya kanyang ibinigay ang buhay niya at para sa bansa lamang natin. Ano? Hindi sinasabi diyan na binigay ni Dr. Jose Rizal ang bansa niya at ang buhay niya sa Fujian and Sisters. Kundi ang sinasabi diyan, yung buhay niya mismo ang sinuko niya sa Sovereign Nation of God. Kasi bansa nga ng Diyos ang Pilipinas, di ba? At ang Pilipinas tumatawag ay sa Diyos. Nasa paragraph 8, line 5. So, ngayon, ang Pilipinas ay saan ba matatagpuan? Sabi niya, matatagpuan ang Pilipinas na kayamanang nasa rehiyon ng araw na tulad sa perlas ng silanganan. No? So, ito po ang paliwanag dyan. Ano? Okay? So, ngayon, yung paragraph 1, sinasabi niya, pag inunawa nyo, hindi niya sinuko ano? Ang Eden of God na bansa niyang minamahal at iniidolo, no? Sa kahit anong lahi, ano? O ugat ng binhi nga ng tao na mula sa Fujian, sa dugo ng Fujian, no? Ng China. At sinasabi niya, yung kanyang sarili, yung buhay niya o yung huling hininga ng buhay niya, yung kaluluwa niya, yun ang buhay niya mismo, no? Ng kaluluwang nilalang ng Diyos, ano? Yun ang kanyang isinuko, no? Sa bansa natin, no? Hindi bansa ng China, sa bansa natin. Kasi wala naman siyang iniidolong bansa kundi ang Pilipinas, di ba? Mababasa mo yun sa paragraph 13. Meron bang iniidolo siyang ibang bansa, di ba? Sabi niya, Pilipinas lang, my idolized country, sorrow of my sorrows, beloved Pilipinas, hear my last goodbye. So paano maging sorrow of sorrows itong Pilipinas na mga Inchik, eh ang tawag nga lang nila ay bayan at ipinakikibak digma ang bayan nila. Eh wala namang bayan dito ang Inchik. Hindi bansa ito ng Diyos. No? At dito iniwan ni Dr. Osiris ang kanyang mga kamag-anakan. No? Okay? So, yun po yan. Ano? So, hindi natin dapat na ituring na si Dr. Osiris ay dayuhan sa bansang Pilipinas. No? So, ngayon, balikan po natin, ano? Ito po ang pinakampaliwanag, ano? Sinasabing region of the sun natin, no? A quadrant of the earth, no? So, ang dagdag po ay mayroong tinatawag na quadrant, no? So, kung ito yung Eden, Eastern Hemisphere, east of the Garden of Eden, ang tinutukoy dito, kung sa sinasabi natin, ay Pilipinas, ano? Pwedeng Pilipinas din, no? Pero kahit hindi nasabihin natin Pilipinas, pag sinabing Eden, walang ibang ibig sabihin, diyan nagmula ang ating ancestors. Hindi pwedeng diyan dumating, no? So, ang mga Inchik, pwedeng sabihin nila na ang Eden nila ay yung China, hindi ang Pilipinas, no? Di ba? So, paano naman masasabi ng mga Inchik na ang Eden ng Pilipinas ay ang China? Kasi ang sinasabi ni Dr. Rosicel na Eden ng Pilipino, matatagpuan lamang ano sa dagat. Eh, wala naman sa dagat ito eh. Nasa kalupaan, hindi ba, China? Kaya malabong ang tinutukoy na Eden ni Dr. Rosicel ay China. Wala naman siya sinasabing beloved province o Fujian, hindi ba? Kaya hindi pa rin talaga pwede na gawin mong Inchik. Kaya dito, pag binasa mo yung line 4, paragraph 14, pag in-interpret mo yan, no? Ang ibig sabihin yan, I am not
that foreigner to my own countrymen who become the sweet friend of Philippines Eden, no? Kaya mali itong panggagancho nito mga inchika, no? Hindi totoo itong sinasabi dito na sila yung founding father, kasi hindi nga nila ma-interpret yung sinabi ni Rizal tapos sasabihin nila sila yung founding father. Di nga nila maintindihan yung sinasabing region of the sun. No. Diba? Ang gusto nila, province of Pujian or village of Xiongqi, of Xiongqi village of Jingjiang City. Di naman sinasabi ni Osiris nakatira ang Pilipinas sa province of Fujian, di ba? Kasi nasabi niya, ang Pilipinas matatagpuan sa rehiyon ng araw. Saan daw? Sa Orient, no? Sa Sea of the Orient. Pag sinabing Orient, silangan. Malayong silangan, no? So, pag sinabing silangan, ang pinagbabasihan natin ay yung primary region, no? Yung longitudinal lines from the primary region going to the east. So, yan ang ibig sabihin. So, yung dagat, no, na nasa east, far east, yun ang sinasabi ni Sirsel, na matatagpuan dun yung bansa niya. So, hindi tungkol sa lahi ng Inchik. Kung magmumula ka sa primary region, at sasabihin mo ay China ang pinagmulan. Ang China, ang sinasabi ni Jose Rizal, ay hindi pa rin magiging totoo kasi hindi mo naman matatagpuan yung China doon sa Sea of the Orient eh. Ang Pilipinas lamang. O, diba? Kasi wala naman binanggit na ibang pangalan si Jose Rizal, kundi pangalan ng bansa natin, hindi pangalan ng lulu ng mga Inche. Kaya yan ay isang malaking scam, ano? Maniwala na si Jose Rizal ay Inche, hindi ba? So, hindi Inchik ang pinahiliwanag dito ni Dr. Sirsel, kundi yung bansa niya na pinaghaharian ng Diyos, di ba? At yun yung bilabit Pilipinas. Ano ha? So, hindi mo pwedeng tawaging Chinese si Dr. Sirsel. Ano? Kasi ang description ng Jewel of the Sea, Pearl of the Sea, no? Na walang tinutukoy kung hindi ang Pilipinas, hindi mo pwedeng gawin perlas itong dragon, no? O yung mga lulo. Pwede bang sabihin mo na ang paliwanag mo perlas yung mga lulo ni Rizal sa China? Hindi naman eh. Hindi ba? Kasi sabi ng perlas dito, bansa natin, yung Jewel of the Sea. No? Ay kung sasabihin mo si Kienan, siya yung nakalublob dito sa Sea of the Orient, pwede pa. Oh. Ay malaking kasaysayan sa historia na sasabihin mo ang perlas na silanganan ay lulo ng China sa Fujian. Ay malaking kalukuhan yan, ano? So, yun po ang ibig sabihin yan, ano? Ito ang pinakang ibig sabihin na last farewell ni Dr. Jose Rizal. Lahat po yan, binabanggit ni Dr. Jose Rizal, ano? Sa huling paalam niya. So, yan po ang pag-aralan natin mabuti, ano? Okay, hindi yan tungkol sa lulo ng mga Inchik. Yan po ay tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas kung paano siya ginawa ng Diyos sa Sea of the Orient, sa region of the sun, ano? So, ganun po yan. Okay. Kaya, ito po ha, tingnan nyo ha, ang sinasabi dito ng PTB4, no? Di ba? Maliwanag na pangluloko, di ba? State visit, no? So, hindi mo pwedeng gawing state, countries visit. Kasi ang Pilipinas, hindi naman state ng China. Di ba? So, ngayon, drawingan natin para makita natin na state visit, ano? Ang sinasabi. Okay? Hindi mo pwedeng gawing state ang Pilipinas kasi bansa nga yan, sabi ni Dr. Jose Rizal. Hindi ba? Bansa ang Pilipinas. Kaya hindi mo pwedeng bisitahin ang Pilipinas bilang bayan. Kaya malabo yan. Ano? Kasi ang gusto nga nitong mga Inchik na ito, ng mga loko-lokong ito, ang gusto nila gawing province ng Fujian ng Pilipinas. Kaya state na lamang ang Pilipinas ng Republic of China. Ay hindi totoo yan. Walang ganyang nakasulat.
Yeah, itong buang na itong tao na ito na nagpapagulo sa mundo, itong mga Pujian Chinese. Pagsira sa human identity at origin of Filipino civilization. No. Paninira ang tawag dyan. So ngayon, pakinggan natin ngayon itong mga ito. No, fast forward natin para malaman natin kung saan sila, ano ba talaga yung mission nitong mga inchik na ito. At punong-puno ang Malacañang punong-puno na ng inchik, ano? Na dapat tayong mga Pilipino ang ruling class dyan under the guidance of God. Ano, kaya kita mo, wala ka nang makikita dito mukhang Pilipino eh. Ito ay mga Chinoy, mga Inchik, ano, na gustong agawin ng ating bansa, ano. At gusto nila na ipaangkin sa lulo nila. Kita mo, napansin nyo yung ano, nakita nyo yung bulaklak. Ayan, nakita mo. Dali po ah. Ano napansin nyo? Di ba parang COVID? Ayan o. O, di ba? Okay. Parang COVID, ano? Ulitin natin. Nakapokus dito kanina eh. Okay, ulitin natin ha. O, parang symbolism ng COVID to eh. Yung mga design ng bulaklak, ano? So, nga, sige. Okay. So, sila ay gamit-gamit nila ang damit, ano, ng Pilipino, pagkatao ng Pilipino, at niluloko nila tayo, ano? Kumbaga, ginagamit nila ang nationality natin bilang maskara nila, nilang mga Inchik, ano? Yan ay mga manggagancho, ano? Kasi wala nang Pilipinong nagmula sa Pujian, ano? Kasi hindi nga tinawag ni Dr. Si Rizal na Eden ang Pujian. Okay. So again, we'd like to request everyone to please take your seats. Kita niyo, parang, ano tawag siya, COVID-19. Ah? Parang virus to, kita po. Pansin niyo, very symbolical, ah. So yan ang dala-dala ng China, ano. Okay, pakinggan natin, ah. Eh, wala ka na makikita ang mga Pilipino dito ha. Incheck na ang kanilang puso, ano? Okay? Ayan, ayan, Pujian Chinese to, ano? Si Duterte, no? Taga Xiamen. Kita mo, wala ka nang makikita dito na halos incheck na yan, nakaupo dyan, ano? Inoccupy na nila yung bahay natin. Si Gordog, incheck yan. Check yung ancestors niyan. No? Anong gusto nila, eh, gawing bayan ang Pilipinas. No? So, itong mga ito, walang alam sa kasaysayan ng bansa at walang alam sa sinasabi ni Dr. Si Rizal, pero nakaupo sa Malacañang. Ano? Kita mo, parang coronavirus, di ba? Very symbolical ang ginawa nitong in-check, no? It is a great pleasure and honor that I receive my good friend, President Xi, good friend daw, and his delegation here in Malacañang Palace. 我感到非常荣幸能够在马拉卡南宫在此接待我的好朋友习近平主席和他所率领的代表团. This evening we gather to celebrate the long history of friendship and kinship. A long history, ah, 现在是怎么样? 今天晚上我们大家共聚一堂, 来共同庆祝 我们的友谊和亲密关系的悠久历史. Okay. In the past 2 years, we were able to hurdle these challenges by resuming bilateral dialogue and deepening our relations to positive engagement. 在过去两年间,
我们双方能够克服挑战，并且重启了双边对话和进一步了加强了我们的关系和积极的接触。 President Xi and I have committed to forge a new legacy of friendship and cooperation as we work together in further consolidating ties with our both nations. 习主席和我一起进一步地加强了我们的友谊与合作，我们一起努力进一步夯实了我们两个国家紧密的关系。 President Xi's visit to Manila, the first with Chinese president in more than a decade, is a testament of a strong desire to write in a chapter in the history of Philippine-China relations. 习主席本次对马尼拉的访问，这是超过十年以来中国的国家领导人对菲律宾的正式国事访问，这充分地证明双方都有强烈的意愿，愿意为菲律宾和中国的关系史上书写一个新的篇章。 I stand here optimistic that we will sustain the momentum in moving our relationship even further, that the friendship between our countries will continue to flourish in the years to come. 在此我表示非常乐观，我们将继续保持进一步发展双边关系的势头，而且呢，我们双边的友谊，两个国家之间的合作，将进一步今后的进一步的繁荣。I am hopeful that through our cooperation, opportunities for greater collaboration will further promote the prosperity and success of our nations and contribute to lasting peace and stability in the region. 在此我希望我们双边的合作以及更进一步的协作将进一步的促进我们两个国家的繁荣以及成功，并且为本地区的长期的和平和稳定做出贡献。 An old Chinese proverb says that if one generation plants the tree, another gets the tree. 中国有一句老话叫做前人种树后人乘凉。 This may perhaps best describe what we are doing and what we intend to achieve as we plant the seeds of friendship and cooperation today for the benefit of future generations. 这句话可能最好地描述了我们正在做的事情，也就是说我们在一起为我们的子孙后代种下和平，种下友谊以及合作的种子。Please allow me to draw inspiration from the wisdom of the proverb as I propose a toast. 因此我受中国这句谚语的智慧启迪，为此我举杯。 My friends, may I invite you to raise your glasses. 朋友们，我请诸位举杯。 To the good healthand continued success of President Xi Jinping. 为了习近平主席，为了您的身体健康和今后进一步的成功。 To the seeds of friendship and cooperation we plant here today. 为了我们今天共同播撒下的友谊合作的种子。 To the legacy of peace and prosperity the succeeding generations will reapas a result of the improved relations between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. 为了菲律宾共和国与中华人民共和国得以改善的关系，以及我们为了下一代而播撒的种子，而让他们能够收获我们的友谊和合作。拜。干杯。Kindly remain standing for the national anthem of the People's Republic of China. 请大家保持起立状态，奏中华人民共和国国歌。
seated. 请就坐。May we now invite President Xi Jinping for his remarks. 请习近平主席致辞。尊敬的杜特尔特总统和哈米莱特女士，女士们、先生们、朋友们，很高兴应杜特尔特总统邀请访问美丽的菲律宾。这里风光旖旎，物产丰饶，人民热情好客。我谨对总统先生及菲律宾政府给予我和代表团一行的热情友好接待表示衷心的感谢。Your Excellency, President.